magkakaroon na naman ng special draft sa darating na PBA draft. Pero bakit nga ba mas maganda ang naisip ni Commissioner Willie Marcial? Hindi na bago sa atin to, pero taon-taon ay nagkakaroon ng mga reklamo ang fans. Marami ang nagsasabing wala rin kwenta kasi TNT Gilas Pilipinas pa rin naman ang pinapadala. So, nagbigay ng bagong setup si Commissioner. Instead na magkaroon ng Gilas draft, balik sa normal ang flow ng draft. Tapos, mamimili na lang si Coach Chot ng mga players na pwede niyang matawagan sa Gilas. Sa ganitong setup, pwede na agad maglaro sa mother teams nila yung mga player. Ito yung sinasabi nating naka-loan sa Gilas tapos walang tournament. Tamang training lang habang umaandar ang PBA. Nakakalawang yung ibang players na dapat ay nag-i-improve sa liga. In fairness, medyo nakikinig na sila sa mga tao kasi matagal na itong sinasabi ng karamihan. Paglaruin nyo sa PBA tapos kapag may FIBA, edi tawagan. Which, ganun na yung magiging setup ngayon. Tapos yung mga players ay nakakontract na sa kanilang mga mother teams, hindi sa SBP. E di sana si Jordan Heading ay naglalaro na sa Colombian Jeep at hindi sa Taiwan. Nabagot siguro yung tao ng walang tournament, ayun, naglaro kahit naka-loan sa Gilas. Ganon kasi yung dating rule eh, naka-loan sa Gilas tapos hindi ka pwedeng maglaro sa PBA. Tunga nga ka lang, pero magkakaroon pa ng final decision si Commissioner Willie Marcial bago ang draft sa May 15. Pero for me, this is much better, nice way of thinking this time from the part of Kume. Bago daw ang draft ay magpaplantsa sila kung paano, kung may Gilas draft or wala. Pero ininsist ni Kume na malamang ay wala. Kailangan na lang daw nilang sabihin kung sino yung gusto nila. 3 or 4 names lang naman yung sasabihin nila. Ganun din naman kasi, yung 5 nga from 2019 na hold lang tapos ayun, maglalaro din pala para sa kanilang mga mother teams. Para sa akin, nice move from Kume kasi kung magkakaroon na naman ng Gilas draft, kamot ulo yung Converge. 3rd and 4th pick yon tapos maluloan sa Gilas. And hindi mo sure kung maglalaro pa sa'yo kasi sa idea na ginawa ni Jordan Heading. Buti na lang ay si Commissioner Willie Marcial naman ang masusunod this time. Bakit kasi yung coach ng Gilas meron pang team sa Pro League? Parang Team USA pala tayo. Kasi yung reason pala is yung chemistry. Madali lang daw kapag halos puro TNT players yung pinapadala. Hanggang ngayon nasasayang pa rin ako sa mga ginawa ni Coach Tab. Biruin mo sa program niya, nakapalag tayo sa Serbia. No disrespect kay Coach Chot, partner naman sila ni Coach Tab noong 2014 kung saan nakapalag din tayo sa world. Pero kasi different time na, we need to move forward. Ang nangyayari sa ating Gilas ay paurong. Pero ayun, nice move from Kume kasi kahit hindi naman Gilas drafty, pwede mo namang tawagan sa Gilas. Guys like Junmar, CJ and more na hindi naman naka-loan sa Gilas. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. See you in the next upload. Bye-bye.